Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tignan nyo, pagmasdan nyo ang mga lungga ng mga langgam. Patig nyo ba? Sa Quran, nabanggit ang mga langgam na ito ang patungkol sa kanila. Sa kwento ni Propeta Solomon o si Sulaiman sa Suratul Naml, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag at siya ay nagsabi, Ba'da udu billahi minash shaitani rajim, hatta idha ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum layahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wahum la yash'urun. Subhanallah. Sabi, hanggang sila ay makarating sa isang punso o lambak ng mga langgam. Sino? Si Sulaiman kasama pati ang kanyang mga kawal. Ang isa sa mga langgam ay nagsabi. At sabi niya, Oh mga kapwa kong langgam, magsipasok kayo sa inyong mga tirahan, sa inyong mga lungga. Dahil baka kayo ay matapakan o mapisa ni Sulaiman kasama pati ang kanyang mga sundalo at ang kanyang mga kawal na baka hindi nila namamalayan o hindi nila nararamdaman ang pagkapinsala sa inyo. Kaya magsipasok kayo. Subhanallah. Alam niyo ba mga kapatid, ang sinabi dito ng mga pantas, kunin ko. Ang sinabi dito ng mga pantas, buti pa ang mga langgam. Dito makikita ang mga aral na mapupulot natin dito ay ang isa sa kanila na nagsasabi na tinawag niya ang mga langgam na ito at sinabi niya na nawagan, mayroong pag-aaruga, nagbigay ng babala, nagbigay ng malasakit, anahu yandar wanada wayahtam bilhimaya lihaulai an-namla. Ginamit din dito ng Allah subhanahu wa ta'ala masakinakum, at hindi niya ginamit na udukulu buyutakum, pasok kayo sa inyong mga tirahan. Ang ibig sabihin ng masakinakum, ibig sabihin yung mga pamahina o pinapahingaan ninyo, dahil ang mga langgam hindi lang lungga o bahay mayroon sila, dahil bawat isa sa kanila ay mayroong mga sariling mga pinapahingaan na tirahan nila. Subhanallah. Mga kapatid, ang aral po dito makikita natin, si Sulaiman binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan na nakakausap niya ang mga langgam, naintindihan niya ang kanilang mga lingwahe, ang ibon, ang hangin, at ang anumang mga ibang mga nilikha na biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kanya. Pero ang pinakaaral po dito, tayong mga Muslim, kung ang langgam sa kapwa niyang langgam ay siya ay nananawagan, nagbibigay ng babala, nagbibigay ng payo, at meron siyang malasakit, meron siyang pagmamahal, tayo pa kaya sa ating kapwa na Muslim, sa ating mga kapwa na kahit sino, Muslim man o Kristiyano o anumang reliyon, ang pinakapunto po rito, bilang tayo ay mananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos, magkaroon tayo ng tunay na pag-aalaga, malasakit, tulong, habag sa ating kapwa. Wika nga ang haditang propeta sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Ang sinumang hindi magkaroon ng habag sa kahit sino ay hindi rin siya bibigyan ng habag ng kanyang Panginoon. Sabi ng hadith din ng propeta, irham man fil ard, yarhamuka man fis sama. Bigyan mo ng habag, awa ang sino man nandito sa lupa, at ikaw din ay bibigyan ng habag ang sino man nasa langit. Sana po napulutan natin ang aral, ang anumang ating ibahagi ngayon patungkol sa kwento ng mga langgam sa panahon, kapanahunan ni Propeta Solomon alayhi afdalu salatu wassalam, o si Sulaiman. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.